Buksan po natin yung ating Bible sa Love Chapter. Napakaraming beses na yan na binasa. Ngayon, hihingi tayo sa Panginoon ng mga additional and more mature readings. Love Chapter, 1 Corinthians, verse 13. Yung ba nakatingin pa? Parang, ano yung Love Chapter? Siguro, hindi nyo pa binabasa yan. 1 Corinthians, chapter 13. And we will read first verses 1 to 3. 1 Corinthians 13, 1 to 3. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy and a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Napakalalim naman yata nito mga tatlong sentences na ito. Napakaraming bagay ang binanggit na sa tingin ng lahat ay napakahalaga pero wala palang kwenta kung walang pag-ibig. Meaningless without love. Ano-ano yon? Una, speech or gift of tongues are meaningless. Kahit halimbawa yung conscious speech o yung tinatawag nilang gift of tongue or whatever it is, basta yung galing, husay magsalita, magbitaw ng salita, sabi kung walang pag-ibig, baliwala. Without love, words just exalt the speaker. Without love, words can just hurt the listener. Kaya kung minsan meron tayong sinasabing masakit sa isang tao, dapat masaktan siya, magalit siya, at nasaktan na nga, pero hindi pa rin nagagalit at nagpasalamat pa kasi alam, sinabi natin, out of love. Pero pag meron tayong mga sinasabi na walang motivation ang love, hindi tempered by love, they just hurt people. O tayo lamang yung natataas. Nagmumukha lang tayo magaling, pero actually wala namang magaling na na-accomplish ang ating pagsasalita. Without love, words may be wise, but empty. Kaya yung mga magagaling manurot ng mga kasalanan ng iba, magturo ng mga pagkakamali nila, kahit nga totoo yung sinasabi nila, walang power yung sinasabi, walang success, nire-reject, nagagalit pa yung pinagsasabihan, because it is not being said out of love. Kaya titiyakin po natin na pag nagsasalita tayo sa tao, lalo pang at pinupunan natin ang kanyang mali, lalo pang at meron tayong gustong open and close quotation, itama sa kanyang buhay. Lalo pang at gusto natin magbigay ng ating mga puna, tiyakin natin na meron tayong pag-ibig doon sa tao. Na sinasabi natin yon dahil gusto natin siyang mapabuti. Hindi lang para siya pahiyain. Hindi lang para ipakitang tayo yung tama at siya yung mali. Para lang hindi ipakitang mataas tayo at siya yung mababa. Na pagka tayo may pinagalitan man o sinabihan man ng kahit anong bagay, ang dahilan pag-ibig. Kaya if we don't have love, we don't have right to criticize. Yun ang pinagkaiba ng criticism at rebuke. Yung rebuke nagmumula sa concern and love. Gano'ng karaming tao pinagsasabihan natin dahil actually gusto natin siyang ibaba o gusto natin siyang mapagalitan o gusto lang natin maipakita ang ating offense, ang ating tayo yung na-offense sa kanilang ginawa. Pero hindi naman talaga totoo sa puso natin. Gusto kasi natin siyang matuto para siya mag-improve. Kita yun ng Diyos. It is the love behind the word that empowers it. Kaya kadalasan eh, pag sinabihan tayo ng ating girlfriend o boyfriend o kaya eh, wife o husband o nanay o tatay, ang lakas ng influence. Kasi alam natin na mahal tayo nung tao na yun na hindi siya magsasabi ng isang bagay na hindi naman minomotivate o pinalalakas ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga yung mga mahal natin at nagmamahal sa atin, ang laki ng influence eh. Because we know that they're speaking out of love. Speak of love and speak out of love. Speech without love is a failure. So isa po yan a failure na kailangan nating ma-recognize ngayon. Kasi pinag-uusapan natin, success, failure, and love. Anong kinalaman ng love sa dalawa? Another failure. Diyan sa binasa po natin, 1 Corinthians 13, 1-3, prophecy is meaningless. Prophecy may be defined as teaching o galing na magturo. Or katulad nung inire-reveal mo yung mga kalooban ng Diyos para sa iba, katulad nung sinasabi natin, ay, prophecy yata yan. But actually, the gift of prophecy is really concerned about expounding on the Word of God, on the truth, and teaching it to people. Yung galing mo na magsalita to apportion an idea and distribute it to people. What is teaching for without love? Kung wala kang pag-ibig, turo ka ng turo, ang galing-galing mo magturo, ano mangyayari? Tingnan nyo po yung mga nagturo ng maraming mga isms. Yung ang gagaling mag-orate tungkol halimbawa sa mga naging communism or socialism sa Russia, Cambodia, kung saan-saan. Ano nangyari? Noong ang mga tao ay naniwala sa kanilang mga magagandang salita, sa kanilang magagandang pagtuturo, ang dami nagdusa, nagkamatay-matay ang mga tao. Kasi yun ang galing eh, hindi motivated by love, but probably even by hatred, baligtad pa.
Nagsasalita, nagtuturo at magaling pero dahil gustong manira, hindi dahil bumuo. It is only to be self-serving, prophecy without love. Prophecy without love will only be self-righteous. Ang galing mo magturo, hindi ka naman nagmamahal sa iyong tinuturuan, edi itataas mo lang yung sarili at ibababa sila at ipapakita mo kung gaano kakagaling at kung gaano sila kakulang. That's why prophecy is meaningless. Knowledge is meaningless. Marami kong notebook noong araw na nakikita sa kalabas, knowledge is power. Ngayon yata yung mga notebook, puro mukha ng mga artista ang nakalagay, ewan ko. Pero dati yan yung mga kasabihan at kung ano-ano. Yung isa, knowledge is power. But the Bible tells us that knowledge is meaningless without love. It will only be self-exalting. It will only be frustrating and painful. It will only be oppressive. Kung ang galing-galing mo, tapos wala kang pag-ibig. Anong gagawin mo sa mga taong hindi magagaling? Mabibihag mo lang sila, mapapaikot, mamamanipulate. What's the point of knowledge kung hindi yan punong-puno ng pag-ibig? Nagagamitin ko para umimbento ng mga weapons to kill people. Nagagamitin ko para sirain yung environment. Gagamitin ko para lang payamanin ang sarili ko at the expense of others. That's why the Bible says, knowledge is meaningless without love. Prophecy without love is a failure. Knowledge without love is a failure. Kaya kung marami tayong mga kilalang taong matatalino o tayo na mismo yung tinitingnan natin na matalino, pero wala naman tayong pag-ibig, failure tayo. Kasi aanhin ang katalinuhan para sa yun. At isa pa pong napakahalagang bagay na tinitingala na bilang isang katangian, faith. Sinabi din dyan, faith is meaningless. Why? Faith or religion without love is only going to be self-righteousness. Okay, I have faith, I have religion, pero wala naman akong love. So, ano mangyayari? Self-righteous lang ako. Banal ako, ikaw hindi. Makadiyos ako, ikaw hindi. So, I am better than you are. Use faith to love. Faith in God, faith in God's goodness, and protection, and provision. Ano pa daw po yung walang kwenta? Charity is meaningless without love. Once more, ano naman ang mapapala ko na ako'y bigay ng bigay ng mga pagkain sa mahihirap na gusto ko lang palang mapuri. Gusto ko lang palang malagay sa dyaryo. O kaya, worse, tulong ako ng tulong, bigay ako ng bigay para tumanaw ka ng utang na loob at makontrol kita buong buhay. Kasi nasabi, love is meaningless and charity is meaningless. It will only be self-exalting, it will only be manipulative. Charity without love is a failure. So by now, nare-review na dapat natin kung kumusta ba yung ating speech, yung ating prophecy, yung ating knowledge, yung ating faith, yung ating charity. Then what else is meaningless according to verses 1 to 3 of 1 Corinthians 13? Sacrifice without love is meaningless. Sabi niya, if I surrender my body to the flames, kahit nasunugin ko pa ang aking sarili, magtiis, magsakripisyo, pero kung wala akong pag-ibig, baliwala rin yun. It will only be self-serving. So sacrifice for love, sacrifice to love. What then is love? Dahil without love, these are all meaningless things. Then we've got to go back. And we've got to revisit the definition of the Bible, no? Not of the cards that you buy in the bookstores. What is the definition of love? Then we go on to read. 1 Corinthians 13, 4-7. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So ngayon natin sukatin kung ano nga ba, meron nga ba tayong pag-ibig? O mga mag-asawa o may asawa, sukatin ngayon, mahal nyo ba talaga yung asawa nyo? Yung mga may anak, yung mga magulang, mahal nyo ba talaga ang anak nyo? Mga anak, mahal nyo ba talaga inyong mga gulang o mga kapatid? Mahal ba natin talaga yung ating mga kaibigan o nobyo o nobya o mga kasama sa trabaho o sa church? Wherever. Kailangan sukatin natin yan. Sabi unang-una, love is patient. Love is not in a hurry. Kaya yung mga may mga magnobyo magnobya na may mga sexual desires sa isa't isa na hindi makapag-intay, hindi yan love. That is lust. Yung pinipilit ka na ngayon ha, kasi Valentine's Day. Sige na, ngayon na, hindi makapaghintay mo. No, you are deceiving me. That is not love. Because love is patient. Naghihintay ng tamang oras, ng tamang lugar para sa lahat ng bagay.
Love is patient. Ibig sabihin din, hindi siya impulsive. Hindi yung bugso ng damdamin ang nasusunod, kundi yung talino ng pag-iisip. Nang mga ginagawa niya, hindi idinidikta ng emosyon, hindi nagmamadali. Na pag may ginawang mabuti ngayon, hindi nag-iintay na bukas, may bunga na yan. Na, pambihira naman ko, inabutan ko ng kape kahapon, ngayon hindi mo lang kamuti ng ipod ko. Nagaantay agad ng bunga, nagaantay agad ng tubo. Love is patient. Maaring nagtatanim ng kabutihan, pero hindi bukas-bukas bubungkalin na kung tumutubo o hindi. O meron bang napala, may ganansya o wala. Love waits for growth. Love waits for fruit. Patiently. Hindi nagmamadali. Respects other people's timings and cycles and processes. Hindi natin pinapaikot ang lahat ng tao sa ating timing. Kailangan ganito ka na, kailangan ganun ka na bukas. Mayroong mga babae, kung mag-demand sa mga asawa, kailangan after 2 years, sa Das Marinas Village na tayo nakatira. Kailangan ganito, kailangan ganun, kailangan ganito. Love is patient. Baka naman ang mahal nyo inyong sarili. Mabuti pa, pinakasalan nyo na lang ang sarili nyo para magtagumpay ang inyong marriage. Respect others people. Patience is success. Patience succeeds. The patient person in the end will be the successful one. Yung impatient, yan ang talo. Yan ang bigla-biglang nagdadabog, bigla-biglang naiinis, bigla-biglang sumasabog, bigla-biglang nagsasalita ng hindi tama. Yan ang mga taong laging magsisisi. Well, buong buhay, walang ginagawa kundi mag-repair ng mga damage sa ginagawa ng kanilang pagmamadali. Even God is patient with us. Tinuturuan tayo ng tama, bigibigyan tayo ng lahat ng blessing. Pag nagkakamali tayo, pinapatawad. Napapalo ka ko minsan, dapat lang. Pero, nag-iintay ang Panginoon. What else is the definition of love? Patient ba kayo doon sa sinasabi niyong I love you? One measure. Second, love is kind. Love is kind. So, ano yun? Love is kind thoughts. Thoughts. Ano ba iniisip ko tungkol dito? Sa isip pa lang, mabuti na ako sa kanya. Kasi alam niyo kung bakit dapat tayo mabuti sa isip? Kasi kung ano yung iniisip, mamaya ginagawa na natin. Ang katawan natin ay alipin lang ng ating isip. Ang ginagawa ng ating katawan ay dahil ang iniisip ng ating isip. Kaya doon ang battleground. Kaya sabi sa Romans 12, be transformed by the renewing of your mind. At kung nahihirapan tayo intindihin yon sa Tagalog, ang ganda-ganda, maghunos dili. Magbagong loob. Doon sa loob dapat nangyayari. So love is kind thoughts. What thoughts do you think of your loved ones? Anong iniisip nyo? Yung mga magnobyo, pagka ikakasal, yung isa pagtayo, tatapakan yung isa para again, madominate ko sa buong buhay. Una kong ilalabas yung paa ko sa simbahan para ako ang manalo. Thoughts pa lang, evil na eh. Anong sa palagay nyo mangyayari sa inyong marriage? Nag-uumpisa pa lang, iniisip mo na agad manalo ka, matalo siya. Love is kind thoughts. Love is kind words. What kind of words do you use to people that you profess to love? And words not when you are in a good mood, but when in bad. Siyempre, kung good mood ka, ang ganda yung words na lalabas eh. Pero paano kung galit ka na? Ipapaalala mo na hinango lang kita sa putik. Naging tao ka lang sa akin. Tinulungan lang kita. Maraming mag-asawa, ganyan mag-usap. Loving, loving, sweetheart, darling. Mamaya-maya, nagsusumbatan. But love is kind words. What kind of words? Maraming mag-asawa, ang galing-galing magpintasan, you know, to cut each other up and to wound each other's hearts. Kaya nag-iwalay eh. Kind thoughts, kind words. Love is gentleness. Na yung soft part or soft spot ng yung mahal sa buhay, kay asawa, kay nanay, kay anak, hindi mo yun sinasaling. Parang alam mo na, may sugat yung tao bagong opera, doon mo pakakalabitin, doon mo pasusundutin ang daliri mo marumi. Di po ba? Masadista ka na nun. Pero may mga tao, pag alam nila yung weakness mo, pag galit sila sa'yo, yun ang kanilang i-attack, yung weakness mo. Evil yun, hindi yun love. Halimbawa, ayaw na ayaw mong nababanggit ang tungkol sa whatever, any weakness, yun ang ilalabas niya pag naglalabanan na kayo. That is not gentleness. So love is gentleness. Love is kind attention. Attention. What kind of attention? It's kind attention that we give to each other. And you know what? Kindness, like patience, succeeds. Ang pinaka-effective deeds are deeds of kindness. Kayo, anong naaalala niyo yung pinakamagagandang memories about people? Hindi ba yung deeds of kindness nila sa inyo? Yung kanilang pagpaparaya, pagbibigay, pagtitiis? Hindi ba yun?
At kung ganun ang naaalala natin tungkol sa isang tao, hindi ba wala tayong gagawin kundi mabuti para sa kanya? Hindi ba susuklian natin ang kabutihan? Kaya ang taong mapagbigay, yung taong mabuti, yan ang talaga nagtatagumpay. Sa biglang tingin, mukha siyang talo, mukha siyang kawawa. But in the end, siya talaga yung nagtatagumpay. If you are kind, if you are patient, it looks like you lost the battle. But obviously, in the end, you will win the war. What else? Love does not envy. Love celebrates other people's triumphs and victories, possessions and all. Pero hindi, there's a lot of envy, even among couples. Pagka lumalaki na yung kita ng isa, kung pareho nagtatrabaho, nagkakaingitan na. Pagka yung magkakapatid, nagkakaingitan. Sa halip na matuwa ako dahil yung ate ko, valedictorian, at ako may buloktorian, galit ako. Hindi ako ate ng graduation. Hahanap ako ng mga weaknesses niya at ibabalandra ako sa buong bayan, lahat-lahat. That's envy. Many people who are supposed to love actually envy. Samantalang dapat kang matuwa, yung kamag-anak mo, no, naging mayor, yung pinsan mo, naging beauty queen, o whatever, may tagumpay itong kapitbahay mo, yumaman yung kapitbahay mo, di mabuti. Kung hindi ka man lang niya mabigyan, at least hindi ka na niya hihingan. Hindi mabuti. Pero, the evil nature of people, actually, nalulungkot pag may nagtatagumpay. But love does not envy. Tingnan ninyo ang reviewin ng relationship with the people that you are supposed to love. Baka nagkakaingitan, nagko-competition. Yung mga professional competition ng mga magkakapatid, magpipinsan, mga mag-asawa. It's out of place. Love does not envy. Ano ba po ang sabi dyan? Love does not boast. Envy fails. Envy fails to bring satisfaction. Meron siya nung wala ako, maiinggit ako, lalo ako magiging miserable. Hindi naman ako matutulungan yung inggit, lalo lang ako masisira. That's why envy fails. And then, love does not boast. Ano po ba yung pagyayabang? Boasting may consist of obvious self-exaltation. Pagtataas sa sarili o pagbababa sa iba. Pare-parehong boasting yun. Yung, eh bakit? Kung akong gagawa niyan, ganitong gagawin ko. Ibig sabihin, mas magaling ako sa'yo. Mali ka, tama ako. Kami nga sa amin, ganito kami. Imbikiting ka pa. Namimiserablihan ka na nga sa buhay mo, ipapakita pa niya kung gaano kaganda yung buhay niya. So, actually, boasting yun. Ang goal ng mga nagyayabang, pababain ka at pataasin ang kanilang sarili. At alam niyo kung bakit? Kasi sa kalooban ng puso niya, mababa ang pagtingin niya sa kanyang sarili. Ang mayayabang, ang totoo nun, napakababa ng pagtingin sa sarili. Kaya laging gumagawa ng isang bagay, nagsasalita ng isang salita, na para itaas ang sarili at ibaba ang iba dahil sa loob nila, sila'y mababa. Kasi kung sa kaloob-looban mo, alam mo na naman taas ka eh. Hindi dahil sa yabang, kundi alam mo naman yung facts. Na talagang mahusay ka naman o maganda ka naman talaga. Hindi mo naman kailangan laging sabihin kasi obvious yun eh. Kaya yung mga mayayabang, insecure lang yan. Empty can strikes loud. Di po ba? Pag may latang maingay, walang laman. Kasi yung latang puno, tahimik. Kaya ibangga nyo, kaya ihulog nyo, tahimik. Puno eh. Yung walang laman, tang, ang ingay. So madaling malaman, walang laman naman ito. Ano ba yan? May panalangin nga siya. Ang ingay naman ito. Yung lagi nalang look at me, ako'y bida, ako'y ganito. Kung hindi pa sa akin, kung hindi pa sa akin. Yung ganon, yung mga insecure ng mga tao. But love does not boast. If we really love, we do not boast. You love the poor, tapos i-display mo pa lahat ang yaman mo para lang sa mamiserablehan. You love people. Pagkatapos, iinggitin mo pa. Boasting may consist of threatening others with one's absence. Boasting yun. Yung lagi nalang ipapanakot, sige, mawawala ako sa buhay mo. Tignan ko lang kung anong mangyari sa'yo. I'll walk out of your life. Ikaw din. Boasting. What else? Proving what harm one could inflict on another. That's boasting. Yung, sige, sinubukan niyo ako, malalaman niyo kung sino ako. Gagawa ka ngayon ng lahat ng magagawa mo para sasaktan. That's boasting. Papakita natin kung ano tayo, what harm we can do. Can you imagine how wicked people have become na ipinagayabang nila how harmful they can get? Get rid of boasting to your spouses. Sa mga may asawa, this is one major crime, yung nagyayabang kayo sa inyong asawa. Para nyo bang laging ipinapakita, ba, kahit umalis ka, I will survive. Kataka-kataka ng I will survive. Ipapakita mo pa na actually, mag-iimprove ang buhay ko pag nawala ka, hindi kita kailangan, this and that. Get rid of boasting to your parents. May mga anak naman, ang yabang-yabang din sa mga magulang o kaya sa kanila mga kapatid.
Tapos sa mga kaibigan, ba't pa kayo nagkaroon ng kaibigan kung iingitin nyo lamang at lagi na lang kayo magmamataas? Di wala yun. You need fans, not friends. Boasting fails to exalt a person. Kasi ano ba yung goal? Itaas ang sarili, ang totoo, yun naman mayayabang, hindi naman talaga tumataas. Yung mga tao, pagtalikod nun, ano ba yun? Hangin naman. Diba? Ang lakas ang hangin. Yung hindi niya talaga naitaas ang kanyang sarili, lalo lang siyang bumaba. Nabibigo ang kanyang ginagawa. Love is not proud. Pride can take the assume of needless self-sufficiency. Ipapakita mo sa tao na hindi mo siya kailangan. Pride yun. We need each other. We need each other. Pride can take and assume the shape of not admitting one's errors or shortcomings. Nagkamali na, ayaw pang aminin nagkamali. O inaamin na sa loob, ayaw pang mag-sorry. Pride yun eh. Alam niyo po, there are very, very few miraculous or magical words in the vocabulary of human beings. At kung gusto niyo maging miracle worker o magician, dapat madali nating nailalabas itong mga magical words. Isang doon, I'm sorry. Grabe ang nagagawang miracle ng word na yan. Nakasakit ka, nagkamali ka, pero here you are and really meaning it, saying, I'm sorry. Meron pa yung, excuse me. Napakahalaga ng word na yun. Excuse me, I'm sorry, at thank you. Siguro kung may i-recommend ako sa inyong tatlong masasabi lang buong buhay, yung talagang halimbawa pipi ka sa ibang salita, yun lang ang pwede mong masabi, I'm sorry, excuse me, thank you, buhay ka na. Totoong tao ka na. Kasi ang hirap sabihin yun kung mapagmalaki kayo, I'm sorry. Tatay nagsosorry sa anak, unheard of in this country. So sorry na nga, pero sige na, understood na yon. Pero totoo kang macho, dapat matapang ka na magsabing, I'm sorry. Kasi mga duwag, hindi nila kayang sabihin yun eh. Akala nila bumababa yung pagkatao nila o pagkalalaki pag I'm sorry. Pero yung sugat na nagawa ng ating mga pagkakamali, parang magic na gumagaling pag nagsasorry tayo. And we really mean it. Yung excuse me, yung bubusina ka naman, ang dami-dami mong madadaanan eh. Nasagasara silang lahat. Tsaka, thank you. Thank you. Ginagawa tayo ng mabuti. Salamat. Thank you. It's important. Because love is not proud. Love is admitting errors. Pride is not admitting errors and shortcomings. Pride is hypersensitivity. Alam niyo pa yung mga sobrang manipis, sobrang maramdamin, sobrang matampuhin. Actually, proud yun. Yung pagtatampo, pride yan eh. Bakit? Dapat importante ang treatment mo sa akin, hindi mo ako binigyan ng important treatment, kaya ako nagtatampo. Dapat sana binati mo ako agad, binati mo yung iba agad. Pangatlo pa lang ako. Nagtatampo. Dapat sana mas malaki yung parte ko. Dapat akin yung piskin ng mangga, tapos butong binigay sa akin. Magtatampo. Yung mga tampurista, ang totoo yan ay mga very proud people. They think that the world owes them courtesy and kindness and goodness all the time. And when the world fails, nagtatampo sila. Kaya napakalaking kasalanan yan eh. Yung sobrang pagtataas sa sarili, ngayon, pag ang mga tao hindi nag-cooperate sa pagtataas mo sa iyong sarili, galit ka, nagtatampo ka. Ano pa? Pride can take the shape of self-importance. Pampuwasness. Yung gusto mong lagi kang bida, lagi kang nare-recognize, lagi ka nalang kinikilala. And of course, pride is seeking captives. Ang tingin mo lang sa mga tao, puro bihag. Kaya ko yan, controlled ko to, controlled ko yun. That's pride. Pride fails to give victory. Sa lahat ng ginagawa ng pride na para magmukha siyang victorious, mukhang siya ang bida, lalo siyang bumababa. Kasi wala naman talagang taong nai-inlove sa mga proud people at wala naman talagang taong humahanga sa proud people. Kaya kailangan na tayo po ay totally lost para maging proud eh. And we've got to be ignorant to be proud. Kasi pride is related to attaching self-importance. Pero kung totoong bukas ang ating isip at matalino tayo, alam naman natin hindi tayo importante. Alam naman natin hindi tayo magaling. Alam naman natin na lahat siguro ng mga pinupuri ng mga tao tungkol sa atin ay hindi totoo. Dahil sino nga ba tayo? Yung taong makatotohanan, bukas ang isip at kilala ang kanyang sarili, yan ang humble. Kasi alam niyang, ganun lang yun. Kaya yung mga tinatawag po natin na mga nagtagumpay, halwa nagtagumpay sa negosyo, therefore umaman, nagtagumpay sa career, therefore sumikat, naging makapangyarihan. Kahit sa career, dahil may nagbigay, may tumulong, may nagbukas ng pinto para sa'yo,
Kaya yung taong mga mayayabang, yung mga ligaw, hindi nila alam kung sino sila. Because nobody can be great by himself. Bakit kung katalinuhan nagbibigay ng tagumpay, bakit ang dami mga matalino ay wala namang nangyari? Di po ba? At marami namang mga taong hindi matalino, wow, bakit ang yaman niya? Bakit? Kasi may mga tumulong, may mga nangyari. Pride fails to give genuine victory. Then, ano pa po ang mga definition? Love is not rude. There can be so much rudeness among people, especially sa mag-asawa. Napakarami ko lang nakitang rudeness ng husband to wife and wife to husband. Pambihira, kung meron kayong dapat igalang, pitaganan, at gawa ng lahat ng nice and best things in life, dapat asawa nyo. Kasi yan ang kasama nyo sa buhay. Yan ang karamay nyo. Kung nahulog kayo sa hagdan, yan ang dadampot sa inyo. Kung na-paralyze kayo, yan ang magbubuhat sa inyo o magtutulak na inyong wheelchair. Diba? Yan ang karamay-damay mo. Yan naman kung meron kayong asawa. Pero ang dami-daming mga kagaspangan ng husband to wife and wife to husband. Kasi siguro taken for granted na kahit na bastos kita, nandiyan ka rin naman, wala ka ng choice. Kaya wala nang courtesy. Wala nang mga thank you, wala nang mga sorry, bahala ka, automatic ka na lang, nandiyan ka kahit anong mangyari. At alam nyo, hindi automatic. Kaya marami naghihiwalay. Love is manual, it's not automatic. Hindi pwedeng umandar automatic ang love. Namamatay yan. Kaya marami, tatatlong taong pa lang, Pastor, wala na akong pag-ibig sa aking asawa. Hindi nyo kasi tinrabaho. Hindi nyo ginawa ng paraan. Kasi ang pag-ibig, nire-renew yan everyday, tinatrabaho yan. Kung hindi, nawawala. So, there can be so much rudeness between parents and children. Alam nyo, ang daming rudeness ng mga parents sa children. Kung mabata ka, pakain kita, pakaral kita, hindi na sila nagiging courteous. Hindi naggagalang ng privacy ng anak. Yung parang anak lang kita. Di ba dapat mga magulang ang kauna-unahang magpakita ng kagandahang asal? Marami rin mga anak, very rude to their parents. Naku, polite na polite sa mga teachers sa school, polite na polite kung kani-kaninong tita, tito, pero mga magagaspang sa sarili mga magulang. Tinatalikuran ng magulang, binadabugan, binabagsakan ng pinto, ng telepono. Kung pwede sigurong banlian na kumukulong tubig yung magulang, babanlian, planchahin, ipitin ng electric fan. Dami. Mga anak lalo, dapat magalang kayo sa inyong magulang. Sa lahat ng tao sa mundo, ang dapat na ginagalang ng tao ang kanyang mga magulang, ang kanyang asawa, and then ang kanyang mga kapatid. Kasi when all the chips are down, pag tinalikuran kayo ng mundo, yan ang mga matitira sa inyong buhay. Magulang, anak, asawa, mga kapatid. Yan ang natitira kahit anong mangyari. Kita nyo, yan ang nandyan. Kaya kailangan, courteous tayo sa kanila. Ang courteous mo sa stranger, ang courteous mo sa waiter, pag naglagay ng kutsara, thank you. Naka ang etiquette mo talaga, by the book. Pagkatapos yung mga tao na pag naghihingalo ka, tumirik ang iyong mata, eh nandyan, hindi tayo courteous. Napaka-importante. We give all courtesies to strangers in public places, sa mga kotilyon, sa mga dinner at mga parties. Pero yung mga tao talagang permanent fixtures of our lives, dapat polite tayo sa kanila. Alam niyo yung politeness sa mga anak sa magulang? Sa Arabia, sa Arab world, hindi pwedeng ipakita ng anak ang kanyang talampakan sa kanyang magulang. That's rudeness. Hindi pwedeng nakatapat yung magulang mo, itataas mo yung paa mo na gano'n, na nakaharap yung paa mo sa kanya. Rudeness. Iniingatan yung gano'ng klaseng mga bagay. May mga anak na hindi tumatalikod sa magulang. Yung pagka umaalis ay medyo patras ng konti, hindi bigla-biglang tinatalikuran. Courtesy. Ang daming nakita ko na, mga kolehiyala, mga college boys, ang popolite to strangers, pero ang rude sa kanila mga brothers and sisters. Kung meron nga kayong dapat na pakitaan ng pinakamabuting ugali, yung kapatid nyo eh. Kasi unang-una, kapatid nyo yun. Second, tinalikuran na kayo ng buong mundo, yan ang magtsatsaga sa inyo, yung mga kapatid nyo. Mga kamag-anak, and our friends. Alam nyo kung minsan sasabihin ng iba, alam mo, mas close pa ako sa pinsan ko kaysa sa kapatid ko. Eh, kasi siguro mas polite kayo sa pinsan nyo kaysa sa kapatid nyo. Yung iba sasabihin, close pa ako sa friend ko kaysa sa sarili kong kapatid. Eh, siguro yung friend mo, nagsishare pa kayo ng lollipop, kung ano-ano pang mga sweetness ang ginagawa nyo to each other, nagpapautangan kayo, nagpapahiraman, pero yung kapatid mo, sungit-sungit mo, na hindi makapasok sa kwarto mo, paano ka nga magiging close doon? Hindi naman siguro mahirap yung arithmetic niyan para masolve nyo yung formula. Courtesy. Because we have a tendency to be rude to people who are very close to us.
baligtad. Yung mga close sa atin, doon nga tayo dapat pinakamapino at pinakamaayos kasi close sa atin yun. Maraming mga husband and wives lalo na very rude to each other. Walang paggalang. Mabuti pa nung nagliligawan. Pero nung mag-asawa na, naiba na. Rudeness can take the form of words. Anong mga klaseng salita ang binibitawan? Kamo ba naman at isa tayo sa kanya, hindi na tayo magkokorte ng magandang salita kahit ano na lang? Rudeness can take the form of gestures. Gestures. Marami ko nakikita mag-asawa. Medyo nagyayabang-yabang siguro ng konti yung lalaki, yung babae. Ako ang kilay na doon sa kisame. Nakaganyan. Sa harap ng mga tao. Hinihiya yung sariling asawa. Anong ine-expect nyo na magiging relasyon nyo kung ganun kayo? Dapat nga pagka medyo nagyayabang-yabang ng konti kasama ikaw na yun para kang tanahangan na nagniningningal yung mata sa pagtitig sa kanya. Siguro titibay ang inyong pagmamahalan. Pero, ayan na naman niya. Okay. Kaya kayo nagdi-disagree, not in public. You do not erode. Diba? The authority and dignity of your spouse in front of other people. Diba? Gestures. Manners. Disposition. Ang dami-daming babae, pagkaharap sa ibang lalaki sa labas ng bahay, ang ganda-ganda. Pag nakaharap sa sariling asawa sa loob ng bahay, hindi mo malaman kung multo o ano. Bakit ganun? Ang rude-rude sa harap ng asawa ko, ano-ano mga nakalagay, bla bla bla. Pagkatapos sa harap ng iba, paglabas ng bahay, ang ganda-ganda. Sino ba pinagpapagandahan nyo? Mukhang tiriring kayo sa bahay. Tapos ano, sino dinidisplay mga lalaki sa kalye? Dapat nga, polite ka sa iyong asawa, di po ba? Na tinisikap mo talagang to be the best. Kaya naman marami mga tao, pagtagal, ano nyo, parang na lang kami magkapatid. Eh, bakit nga hindi kayo magiging parang magkapatid? Eh, lagi nalang nakabuyang-yang na parang kinulay yung babae. Wala nang itinago, wala nang charm, wala nang magic, wala nang mystery. Kaya sila lalaki naghahanap ng ibang mystery at magic. Although, of course, hindi naman justifiable yun kahit mamukhang kinulay ang asawa nyo, laging nakabuyang-yang dyan. Pero yung ganun, kasi nawawala yung ano, yung niceness, yung politeness to each other. Napaka-exciting naman siguro kung si Mrs. Ito yung magbibisip at ang likod pa ng konti. Hmm? Eh, hindi na tuloy sinisilip dahil lagi nang nakatiwangwang. Wala na yung fun. Rudeness, ganun din yon. Dahil tinetake for granted mo na lang eh. And that should not be done. Minsan, of course, rudeness can take the forms of cutting each other up. Nagsasalita, pinuputol mo, hindi na siya makatapos. Tinatapos mo yung sentence niya para sa kanya. Rudeness yon. Arriving and leaving in awkward moments. Katulad lang kahit alam mo may mga program, huwag naman kayong tatayo sa gitna ng anything. May kumakanta, may tumutula, may nagsasalita. Huwag sa gitna. Pag nagtatransition, may bababang speaker, may aakyat na iba, doon kayo tatayo o uupo o hindi. Nasa kalagitnaan ng isang bagay, may tatayo, may aalis o may darating. That's rudeness. Itinatayaming natin lahat yung mga ganun. Rudeness fails. It always fails to bring goodwill and to bring victory. What else is love? Love is not self-seeking. Yung totoong love, you before me, not me before you. Dinidefine ko natin according to the Bible, ha? Ine-expound ko lang yung sinabi ng Biblia. Hindi ko ini-invento ang mga definition na ito. Love is not self-seeking, hindi ako muna, saka ka na. Dapat ikaw muna, bago ako. Love is not obsessed with investing for profit. Yung mga iba, hindi mo malaman kung love o investment. Gagawa ng mabuti dahil inaasahan bukas, gaganti ka, gagawa ka rin ng mabuti. Ang tunay na pag-ibig, gumagawa ka ng mabuti dahil ikaw'y mabuti, kahit pa nga ano yung gawin ng tao, pabalik sa'yo, gumagawa ka pa rin ng mabuti. Kasi kung ang ina-expect mo lang lagi ay profit, negosyo yan. Hindi yan love. Love is not self-centered but other-centered. Being self-seeking fails to give value to self. Ang tunay na halaga natin ay hindi yung halagang pinipilit nating ilagay sa ating sarili at pinipilit natin ng ibang tao sa paligid na ibigay sa atin. Ang tunay na halaga natin, yung kusang ibinibigay na pagpapahalaga sa atin ng iba. Yung kusa. Hindi napilitan dahil natakot so nag-bow na good morning sa'yo. Dahil natatakot lang pala sa'yo, kaya ka gino-good morningan. Pero kung hindi na, hindi ka na niya papansinin, edi wala talaga tayong halaga. Ang ating antayin yung pagpapahalaga ng iba, hindi yung pagpilit natin sa kanila na magpakita ng mga ceremonial na pagpapahalaga sa atin. Love is not self-seeking. And then, of course, love is not easily angered. Still, we're talking about 1 Corinthians 13.
Pangwalo na nga na definition natin ito kung nagbibilang kayo. Love is not easily angered. Hindi madaling magalit. It is considerate and broad-minded. Kaya siya hindi madaling magalit. Hindi lang dahil magaling siyang magtimpi. Although that is good. Na, galit na ako, pero nagtitimpi ako. So, hindi ako nagmumukhang galit. Pero ang totoo ay, galit ako. Hindi ko ba? Pero yung talagang love that is not easily angered, eh, hindi nagmumukhang galit dahil sa loob, hindi talaga galit. Iba naman yung mukhang galit at iba naman yung talagang galit. Hindi ko ba? Iba naman yung hindi naman siya mukhang galit, pero galit siya. Pero ang pinakamabuti yung hindi ka mukhang galit dahil hindi ko naman talaga galit. At nangyayari yon pag broad-minded tayo. Yung pang hindi ka binate, yung people that are easily angered, inis naman ako ah. Inis mo lang ako, ininsulto ako. Pero yung broad-minded, siguro hindi ako nakita. O siguro nagmamadali, baka pupunta sa banyo. Kaya hindi na ako napansin. O siguro baka may ulcer. Yung kung ano-ano, broad-minded ka. Hindi yung bang bibintangan mo agad yung tao na sinadya ka niyang saktan. Na ang pinakamatayog niyang layunin ay yung raka lang yung dangal. May ganun, kaya ka madaling magalit eh, kasi marumi yung isip. Galit ka agad, dahil iniisip mo, sinasadya ako nito. Yung natapakan mo, bakit mo ako tinapakan? Natapakan ko ho kayo, hindi ko kayo tinapakan. Di ba? Iba yun eh. At yun ang once mo, kita nyo ang ganda-ganda ng wikang Tagalog. Kasi walang equivalent sa ibang wika yung natapakan at tinapakan. Iba yung napatay at tinatay. Sa English, you killed her. She killed her, di ba? Sa Tagalog, napatay niya siya. Pinatay niya siya. Magkaiba. Kaya magkaiba yun. Meron naman, akala natin, lagi tayong sinasadya. Kaya galit eh. Sasabihin, bakit mo kinalimutan dalhin yung kailangan ko? Nakalimutan. Hindi kinalimutan. Pero nakalimutan, hindi ka naman dapat magalit. Eh, nakalimutan eh. Di ko ba? Natapakan ka. Hindi naman tinapakan. So, dapat hindi marumi ang ating isip. So that we will not be easily angered. True love is seeking the truth before making a decision. Hindi madaling magalit. Umuwi ang anak. Napagalitan po ako ng teacher. Hindi galit ka agad sa teacher. Bakit kaya? Sinunog ko lang naman po ang building. Napagalitan ako ng teacher. Ay, kaya naman pala anak ka napagalitan. Sinunog mo yung building. Hindi kampi ka agad dahil kamag-anak mo to o mahal mo to sa buhay. Hindi ka na ng totoong love. Yung totoong love, nag-aantay, you suspend judgment, nagre-research, bago ka magalit. Hindi yung sisilakbo agad lang yung damdamin. Kailangan broad-minded. Anger fails to win. It fails. And then 9, love forgives. Kung may kaisa-isa, kaisa-isa talagang, kaisa-isa akong ipapayo sa mag-asawa, para magtagal ang relasyon, isa lang ipapayo ko, forgive. Lahat naman ang naghihiwalay, isa lang dahilan eh. Hindi nag-forgive. Yun lang. Why do we need to forgive? Unang-una, because everybody, including ourselves, will fail. Pwedeng minali o nagkamali. Nagkaiba na naman yun, di po ba? Pwedeng sinadya o hindi sinadya dahil sinasadya man o di sinasadya ang tao magkakamali, magkukulang. Kung ang ilalagay nyo, mananatili ang ating relasyon kung perfect ka, naku, maghihiwalay kayo. Dahil magkakamali siya, magkakamali ka. Pero mananatili ang ating relasyon dahil kahit anong mangyari, papatawarin kita. Mananatili talaga kayo. Forgiveness. Hindi mo sasabihin, eh, nagkasira naman kami dahil nagkamali siya. Ako naman ang tama, nagkamali naman siya. Oo nga. Pero yung hindi mo pagpapatawad, edi mali ka na rin. Pareho na kayong mali, nauna lang siya. Pero ikaw yung mas bago. You are more recent. Di ba? Nauna lang siya, pero ikaw yung mas sariwa ang pagkakamali. Kaya kailangan pareho kayong magkamali para kayo maghiwalay eh. Gumawa siya ng maling-maling-maling-mali. Ikaw naman, hindi ka nagpatawad. Pareho lang kayong mali. Hindi naman yan excuse para sa mga gumagawa ng mali na blackmailin nyo lagi mga asawa nyo, oy, magpatawad ka. Di ba? Dahil kayo rin tinuturan, you must be kind, gorgeous, lahat-lahat, itinuturo rin yun. Pero when all else fails, when nothing works anymore, there's only one thing that will be left working and effective, forgiveness. So, love forgives. Sabi, it keeps no record
of wrongs. Ang ganda nga nung talinghaga. Dahil marami mga tao, they keep records of wrongs. Pagka, alam mo, nagkamali yung asawa. Ganyan-ganyan ang ginawa mo nung June 2, 1962, July 4, 1977, at December 31, 1980, ha? Ba, alam lahat. Huwag kayong mag-iingat at mag-iipon ng mga ganong bagay. Kasi bakit iniingatan, iniipon? Kasi naghahanda kayo ng gera. Pag nag-iipon kayo at nagtatanim, ibig sabihin lang, may pinaghahandaan kayong confrontation para mailabas yung lahat. At pag naghahanda kayo for confrontation, you will get it. Kita niyo yung mga mahilig mag-aral ng martial arts, laging napapaaway. E paano? Gusto na lang magamit yung mga nalaman nila, kaya talagang sa little excuse makikipag-away. Kita niyo may barel, nakakapamarel. Makakapamarel ba kayo kung wala kayong barel? Kaya kung ayaw niyong mapasubang mamarel, huwag kayong maglagay ng barel. Ganon din yun, yung nag-iingat ng mga at nag-iipon ng mga kamalian ng kapwa, darating ang araw, isusumbat niyo lahat yun. Kasi, kaya niyo iniipon para maisumbat. And there's one thing I like to remind you, pag isinumbat niyo ang pagkakamali ng isang tao, lalo ang kabutihan ginawa niyo sa kanya, bayad na. Naisumbat niyo na, bayad na. Kasi kung pinakain kita noon, tinulungan kita noon, bayad na, isinumbat niyo na eh. Kaya wala na siyang utang na loob. Pag isinumbat na, wala na tayong utang na loob. Bayad na. Kaya kung gusto niyong manatili na may estimang tao, huwag niyong sinusumbat-sumbat ang ginagawa niyong mabuti. Kasi nabubura. Sa halip pa nga kung minsan na-affection ang naramdaman ng ginawa natin ng mabuti, in-respect. So, failure ka. Kasi nanonumbat ka eh. Pinag-uusapan po natin yung success, yung failure at yung love. Kung ano ang kinalaman ng mga bagay na yon. Anything done out of love will fail. Kahit mabuti yung gawa. Tapos isusumbat mo, wala na. Bayad na, tapos na. Sayang. So love forgives. And of course, tries to forget. Love keeps no records of wrongs. Meron pang ang romantic definition of forgiving. Forgiving is not only giving your blessing for a person, to a person. Forgiving is not only forgetting. But forgiving is a renewal of a willingness to be hurt again. Romantic, no? Pero kung talagang you keep no record of wrongs, ganun yun. Yung parang, I forgive you, pwede mo uli akong saktan. Pero, pangatlong beses na yan, patatawarin kita ngayon. Pero pag ikaapat, ha? Makikita mo. Hindi sa totoong forgiveness. Kasi ang Diyos din eh, pag humingi tayo ng forgiveness, hindi naman sinasabi sa inyo, pang limang beses ka nang nagsinungaling sa iyong buhay. Wow naman, limang beses pa lang. Ano kayo, santa? Pero, pang lima na yan, pag naka-anim, hindi na kita papatawarin. E di ganun din ang trato sa atin ng Diyos. E ang sinabi pa naman ng Panginoon, if you do not forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive you your trespasses. Kung di ka nagpapatawad sa iba, hindi ka papatawarin ng Diyos. Ang panukat mo sa iba, yun din ang panukat sa'yo ng Diyos. So kung kuripot ang pagpapatawad mo sa iba, kuripot din ang Diyos sa pagpapatawad sa'yo. Pero kung pirmi ka nagbo-blow out ng pagpapatawad sa iba, ganun din ang Diyos. Maluwag ka sa iba, maluwag sa iyo ang Diyos. Mahigpit ka sa iba, mahigpit sa iyo ang Diyos. The measure you give is the measure you get. So don't burn the bridge over which you too must pass. Sa galit mo sa mga kaaway para huwag silang makatawid ng ilog, sinunog mo na yung tulay, eh ikaw din ay tatawid. Paano ka? Don't destroy forgiveness in terms of other people's errors because you will also destroy it for yourself. Kaya mahalaga. Love forgives. Number 10, love does not delight in evil. Love does not delight in wrong done with loved ones and does not delight in wrongs done by loved ones. Ang love objective, hindi siya nagpapabaya na yung object of love niya dahil lang mahal niya, gumagawa ng mali, tinotolerate niya. Napakasama ng rapist na yan, evil siya, blah, 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 biglang sabi, kapatid mo yun, ah, baka naman nagkamali lang. Dahil kapatid mo eh. Alam niya naman tayo mga Pilipino. Pagka may ginawa ang tao, hindi ko ano yung ginawa, kundi sino ang gumawa. Pagka kamag-anak ko, nakukuhan lang yan, siguro baka nagbilim lang ang isip. Maliwanag na ngayon, no? Pero pag iba, masama siya, siya eh, halimaw. Pagka kamag-anak natin, mal-adjusted lang kasi. Alam niya naman, pag anak ng iba, bobo. Pagka anak natin, slow learner. Ba, ano kayang pinagkaiba nun, di ho ba? Pagbalat ng iba, galis. Pagbalat ng anak ko, allergy. Ba, grabe naman. Ganon na mga tao, napaka-biased. Pag anak ng iba, baluga, negra. Pag anak ko, exotic.
Bias kasi tayo. Kailangan iniisip natin, ano ba talaga ang takbo ng utak ko? Bakit ganun? Napaka-bias natin. Pero sabi, love does not delight in evil. Wrong is wrong kahit sino ang gumawa. Yan ang tunay na love. At alam niyo pa kung anong definition ng tunay na love? You don't do something wrong together. Kaya yung mga magkerida, I love you. Hindi yung totoo. Kasi gumagawa kayo ng mali. Sinisira niyo ang kaluluwa ng isa't isa. Ano yung love doon? Yung mga magnobyo hindi pa kasalay, nagsisex and everything, kasi I love you. Hindi yung totoo. Because you are destroying each other. Because love does not rejoice at wrong. Kaya yung mga lalaking pinipilit yung babae, halika na, sumama ka na sa akin. Dahil mahal na mahal kita, mahal mo pala ako, di gawin natin ang tama. Yung mga nobyang pilit ang pilit sa mga lalaki, sige na, halika na. Sasabihin mo, dapat lalaki, ikaw lang mo ang aking puri. Kung talagang mahal mo ako. Dahil yung talagang pagmamahal does not rejoice at home. So nakita niyo na, paano natin tinatrato yung mga mahal natin sa buhay pagka silang gumagawa ng mali, cute. Pagkaiba, wrong. Dapat malinaw yung ating standard. Love places truth and righteousness above emotion, above affection. Ang mga magulang, number one guilty dyan. Pag anak na nilang gumagawa ng mali, anak ko talaga namang nagniningning ang mata nila sa paghanga. Smart talaga, anak ko. Sinasaksak na pala yung katulong talagang anak ko. Marunong ng self-defense. Pagka anak ng may anak ang malakas kumain, patay gutom. Pag anak niya, may gana. Biases. Kaya kailangan iniisip po natin, ano nga ba talaga ang aking klaseng love? Of course, another definition, love rejoices with the truth. The truth may hurt, the truth may temporarily be disadvantageous, but love rejoices with the truth. Another definition, love always protects. Therefore, yung kabaligtaran, love does not assault. You protect. May asawa ka, pinoprotect mo. Pinipintasan na ng kung sino-sino, kay ng nanay mo, ng iyong mga kapatid. Asawa mo yun, poprotect mo yun. Hindi sa harap ng ibang tao, ikaw pa yung nanghihiya, ikaw pa yung nanlalait. Baligtad, imbes maging protective, ikaw pa yung susugod. That's wrong. It's not love. Love protects. Love always trusts. Nagtitiwala. Hindi lagi nalang umaandar ang mga James Bond mind. Lagi nalang nagdududa. Lalo yung mga selosa. Alam nyo, impyernong magkaroon ng asawang selosa o seloso. And I know of so many cases na hindi kayo maniniwala na ginagawa ng mga nagseselos na asawa. Meron na lang kulang paggabi, bakura ng barbed wire yung higaan ng asawa niya dahil baka lapitan ng katulong. Oh my goodness. Di ba? Sabagay, meron ka sigurong lumalapit din. Pero oras na nawalan kayo ng trust. And every day, lagi kayo nagsususpecha, alam nyo, magiging kayong halimaw. Lovable man kayo dati, maiinis na yung minamahal nyo dahil sinasakal nyo na siya, nakabantay kayo ng nakabantay. Ano kung dami yung mga asawa, umuupap na kung ano mga ahente para bantayan yung mga asawa nila. Sabagay, meron naman talagang dapat bantayan. Di ikadena na lang. Pero yung sobra, I'm talking about excessive distrust. Lahat na lamang ng ginagawa eh, meron kang ibang pakahulugan. Hindi na yun lang. Sobrang possessiveness. So there should be trust. Although of course people kasi sometimes sinira na nila yung tiwala nyo kaya dala na kayo, di po ba? Pero ano gagawin nyo? Buong buhay kayo magiging paranoid o gusto nyo bigyan ng sarili nyo at yung mahal nyo sa buhay ng another chance para magkaroon uli ng isang panibagong pag-uumpisa. Napaka-importante nun. At yun naman siyempre binibigyan ng chance and don't abuse it. Uulitin nyo lang pala yung dating mga pandaraya and everything. Love, trust. Tapos, definition natin number 14, love always hopes. Lagi siyang umaasa. Lagi siyang merong hinahanap ng positive. Siya ay prayerful, expectant of good things. And then number 15, love perseveres. Hindi siya madaling sumuko. Siya ay matibay. Hindi siya madaling nag-give up. Now, what is the power and success of love? Kasi pinag-uusapan natin. Failure, success, and love. 1 Corinthians 13:8. Love never fails. Kita nyo? Love never fails. Basahin nyo nga malakas, patinig naman. Thank you. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. In other words, love always works. Love always succeeds. Whether or not it doesn't seem so.
Any act done in love succeeds. Any word said in love succeeds. Yan ang tunay na magtatagumpay. Yung mga ginawa, mga sinabi, inisip ng tunay na pagmamahal. Yan ang matatandaan ng tao. Yan ang maaalala lagi. Gifts, skills, talents, they will stop to be effective. And without love, they are meaningless. What good is a prophet, a speaker, a genius without love? Kita nyo, ang dami-daming tao mas matalino kaysa doon sa mga, let's say, asawa nyo, pero talagang doon pa rin ako kahon. Eh, kasi yun ang nagmamahal sa akin. Ang ganda-ganda mo nga, hindi mo naman ako mahal. So, aanin kita. Sigo ba? Ang galing-galing mo nga, hindi mo naman ako mahal. Eh, anong gagawin mo sa akin? Alilain mo lang ako. Doon na lang ako sa nagmamahal sa akin. Love succeeds. Love is attractive. You know, ang mga tao, kung ano ginagawa nila para maging attractive. Pero you want to be attractive? Yung pinagkukumpulan kayo ng mga tao, lagi gusto kayong nando, lagi kayong imbitado, lagi kayong hinahanap. Love people. Yan ang tunay na attractive quality. Pero talagang tunay, yung tunay na malalim na attraction, you want to be really attractive, be loving. It's good to be beautiful, but what is good will soon become permanently beautiful. Kailangan good tayo, then we become beautiful and attractive. Nagsasayang ang maraming tao ng mga kung ano-ano mga pera para maging attractive. Although hindi naman masama siguro na maging pleasant ka, maging maganda yung itsura mo. Pero ang totoong lasting attraction or attractiveness is our heart. Kung loving tayo, marunong tayo magmahal, and all the qualities we talked about, people will find us attractive. Love always wins. Dapat natin tandaan, actually and spiritually. Kahit parang hindi ka paglang nanalo, panalo rin yan in the end. You know why? Because God looks at our hearts. And God is our final judge. Kahit na mali ang inisip ng iba sa atin, hindi nila tayo sinuklian ng kabutihan, pero sa ating pagmamahal, haharap tayo sa Diyos one judgment day. And it is God who knows our hearts, and eventually in the court of God, even if in the court of men, love did not seem to win, or it doesn't always seem to win, in the court of God, it is the winner. Yung taong tunay na nagmamahal, hindi yun natatalo, hindi yun dehado. Love opens doors. Di po ba? Love breaks walls. Love builds bridges. Love inspires, nurtures, and brings out the best in others. Love beautifies. Kaya kung misis mo, in love ka siguro, no? Ganda-ganda mo. Love beautifies. Love edifies, and love gives life and zest. Ibibigyan ng gana. So talagang love is powerful. Yung iba, gusto nila maging military general, maging president ng kumpanya, gusto nila maging ganito, maging ganon, para maging powerful. But he who loves is the one who is truly powerful. Kasi pag mahal natin yung tao, eh, diba, ibibigay mo yung dugo mo, ibibigay mo yung abdo mo, ibibigay mo yung lahat mo dahil mahal mo siya eh. So sino ang talagang tunay na may kapangyarihan? Yung nagmamahal. Yung mga fake na kapangyarihan, as in military power, power ng muscle or strength, pag nanghina ka na, hindi ka napapansin ng tao. Pero yung nagmamahal at minamahal mo, habang humihina, mas pinapansin mo. Di ba? Habang nawawalan siya ng kapangyarihan, at natin to ang ngayon naka-assist, yun ang tunay na panalo. Love is powerful. Love never fails. He who loves succeeds. Kaya po tayo pupunta na sa final sagot ng ating bugtong. Paano ba nagiging successful ang isang tao? Be loving. The person who loves succeeds. Because love, according to the unchangeable word of God, the wise word of God, sabi, love never fails. Kahit naiintindihan natin yan ng buo o only partially, paniwalaan yung salita ng Diyos. Love never fails. Christians are loved by God, therefore Christians are to be people of love. Yun ang dapat matandaan sa atin. Hindi yung, wow, ang galing naman ng doctrine yan. Kasi hindi naman loving. Anong gagawin mo? Magiging ka lamang self-righteous. Although okay naman na maganda yung doctrine, but without love, it's nothing. Kung may matatandaan po ang tao sa atin, pinakamaganda, tayo ay marunong magmahal. Hindi lang matalino yan, maganda yan, galing yan. Dapat marunong tayo magmahal. And remember, in review, love is patient, is kind, it is not envious, not boastful, not proud, not rude,
not self-seeking, not easily angered. Love does not keep a record of wrongs. It doesn't delight in evil. It rejoices with the truth. It protects. It trusts. It hopes. It perseveres. Love never fails. Be a successful person. Success.